nag-almusal tayo, nagluto ako ng tuyo at saka scrambled egg. Ayan o, meron pa akong malat na itlog tsaka kamatis. Tika. Kain na tayo. Masarap yan. Alam mo ba, pinakamasarap kainin ang sangag at tuyo na... Magdasal po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkain na inihain ni Mama. Sana po maging kalakasan po ito sa amin sa buong hapon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ngayon na. Ngayon, kukuha ng tuyo. Nagulat lang po ako. Nagulat ka na ng kamay ako? Di ba, anak, sinabi ko naman sa'yo. Hindi ako pinanganak na mayaman. Kaya sanay ako dito. Sanay ako magkamay. Kain na. Thank you. Susukat muna namin yung mga damit, tapos papakita sa inyo ni Anna how it looks, okay? Okay. Masaya lang po ako sa lahat ng ginawa natin ngayong araw. Mabuti naman kung ganun. Wala na akong mahihiling pa, kundi makita kitang laging masaya. Maraming salamat po, Ma. Alam mo, Mary, nung baby ka pa, marinig mo lang yung boses ko, umingiti ka na. Totoo. Alam ni Paul yan. Kasi si Paul yung madalas na nag-aalaga sa'yo ng baby ka pa. Ang simple lang buhay natin noon. Kaya sobrang saya. Kaya masaya ako na buulit ang pamilya natin ngayon. Pinapangako ko sa'yo, anak. I'll make up to you yung mga panahon na hindi tayo magkasama ng Kuya Paul. Ay, hindi. Okay lang. Ikaw na. Tamahan na kita. Kamusta ka na? Mary, pag may kailangan ka, sabihin mo lang, okay? Mary, I just want you to be yourself here. Kamahiya sa amin ni Mama. Alam ko nag-a-adjust ka pa rin, pero gusto ko na malaman mo na ang tagal namin inakala wala ka na. Kaya sobrang saya namin. Nandito ko, nakasama ka namin. Mary, bahay mo rin to. Lahat to. Maraming salamat po, Kuya. Masaya rin po ako sa pagtanggap niya sa akin ni Mama. Saka, syempre po, masaya din po ako kasi nakilala ko na po kayo.
Tsaka Mary, may isang bagay na dapat alam mo tungkol sa pamilya natin. It's loyalty. Kahit anong mangyari, kahit anong maging decision mo, nandito kami para sa'yo. Ganun din ang ginawa ni Mama para sa akin noon. Ang mga panahon na parang naliligo ako ng landas. Kaya sana, sana ganun din ang gagawin mo para sa amin. Para sa pamilya mo. Naiintindihan ko po, Kuya. Tell me you're still bothered dun sa pinag-usapan natin yung isang gabi. Hindi pa rin nawala sa isip ko. Yung kinalaman natin sa pagkamatay ni Abner, na baka ito pa yung sisira sa relasyon na pilit natin inaayos with Mary. Anak, hindi pa sinabi ko na sa'yo. Huwag mo nang isipin yon, dahil sinigurado ko na wala nang ebidensyang makikita na mag-uugnay sa atin sa pagkamatay ng pulis na yan. Akin na yan, Pe. Salamat, Pe. We know we could always count on you. Siguro naman, Pe, hindi ka gumawa ng kopya nito? Wala, Gob. Ideal. Ito yung video. I-delete ko na. Gob, pwede bang ako na magtago ng cellphone na yan? Just to be sure. Sure. Hindi nito masisira ang relationship natin with Mary because nothing happened. Walang makakaalam na nangyari kay Abner. Pinapatawag niyo rin po ako, sir. Yes, may gusto akong ipaharap sa'yo. Ano po yun? Gusto kong hanapin mo ang dating hepe ng Laging Saklolo. Sige po, sir. Masusunod. Good morning po, Miss Mary. Welcome home, Miss Mary! This company, lahat mapupunta sa inyo ng Kuya Paul mo. Kaka-Ebel, nangyari kay Ebel, ano? Ay, nga, ano? Parang imposible, pero nangyari pa rin. Oo nga. Sa inyo. Kuya, ano po yan? Ebel? Tingin. Biruin mo, inakala niya, patay ng anak niya. Yung pala, buhay pa pala ito. Napakaswerte ng hanang to. Isang iglap lang magbabagong buhay niya. Eh, malaman ba naman ng nanay niya isang ABL? Milyonaryo na at mabait pa. Ay naku, ewan ko sa inyo ah. Pero kung sa akin nangyari yung ganyan, sa sobrang saya ko, wala na akong maihiling pa. Sa tingin ko, ganyan na rin ngayon si ABL. Walang-wala tayo ngayon natin ha. Hindi ko rin maintindihan yung epekto ng ABL eh. Kapag tumiwalag ka, doon naman magiging matumal yung kita natin. Hindi naman siguro, Dimas. Naninibago lang tayo. Dahil nasanay tayong laging malakas ang kita. Eh kung iisipin, bago naman tayo sumali sa ABL Business Club, kayod na tayo ng pang-araw-araw, hindi ba? Oo nga, ate. Tsaka ang maganda dyan, sa pagkaalala ko, wala man ang panahon na hindi tayo nakabangon sa lahat ng pagsubok eh. Di ba? Tama ka, Dimas. Kakayanin natin to. Lagi naman eh. Tama, Nay! Sabihin niyo lang, Nay, kung paano kami makakatulong ni Nathaniel. Gagawin po namin ang lahat, Nay. Basta sama-sama po tayo.
Sabi nga po dati ni Tatay Abner, solid. Basta ha, magpapakabait lang kayo mga bata ha. Masaya ng nanay. At magsipag sa pag-aaral ha. Sige po. Alam niyo po, Nanay Rachel, ginawa po ako ng serpol bilang isang ring bearer. Yun po ba yung tagadala ng... Tagadala ng Sing Sing. Alam mo, bilib din talaga ako dyan sa ex mo eh, no? Kinuha pa si Nathaniel para tagadala ng Sing Sing. Nanay Rachel, okay lang po ba kayo? Oo naman, anak. Naisip ko lang, malapit na pala talaga yung kasal ni Paul, no? Oo. Malapit na yung kasal ni Paul. Pero wala ka pa rin ginagawa para maligtas siya dun sa bruha niyang fiancé. Nanay Rachel, gusto niyo pa rin po ba talagang matulungan si Sir Paul? Oo naman, anak. Kaya lang wala man lang akong kahit na anong pruweba na maipapakita sa kanya eh. Para sana mapakinggan man lang niya ako. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Saan ako maghahanap. Basta ang alam ko lang, kailangan ko makahanap ng pruweba bago ang araw ng kasal niya. Yun lang ang tanging paraan para mailigtas ko si Paul mula kay Martha. Nanay Rachel, alam ko pong sinabihin niyo ako na huwag na po ako makikialam tungkol dito. Pero gusto ko po talaga kayong matulungan, Nanay Rachel. Gusto ko po kayong samahan. Kasi po, kung totoo naman po na may masamang binabalak si Ate Martha kay Sir Paul, kailangan ko pong mailigtas si Ate Martha bago pa man po siya makagawa ng isang bagay na baka pagsisiya niya sa dulo. Pa yung pinapahanap niyo, Sir Gustavo. Ang address ng dating hepe ng Laging Saklolo. Kailangan natin humanap ng pruweba laban kay Martha para pakinggan ako ni Paul. Isip niyo, Nanay Rachel. ABL, ABL. Nurse. Eh, ito na po yung updated itinerary niyo para sa inyong book promotions. And that includes the book tour all over the Philippines. Yun po, eh, bale, na-move na po. Pagkatapos na lang po yun ng kasal ni Sir Paul at ni Atty. Amante. Ay, pag ganyan po ang mukha niyo, hulaan ko yan. Parang wala ho kayong mapupuntahan sa lahat ng binanggit ko. Narcy, this is going to take too much time.
Hindi pwede. Lalo na yung buong tour ng Pilipinas. Mm-hmm. Hindi pwede. I promised Hannah already. I told her I'm gonna make up for lost time. I can't let the business matters get in the way of my time with my daughter. Okay po, naintindihan ko po, ABL. Sige po, ako na lang po bahala magpaliwanag sa kanila. Okay. Na ganun ulit. Attorney, yes, natatandaan niyo ho ba dati nung... Yung may sinabi ho kayo sa akin nung... Napawalang bisa yung kasal namin ni Paul Laksamana? Nabanggit niyo ho kasi sa akin na... Para bang merong mali dun sa prosesong naganap. Ano ang ibig niyong sabihin doon? Idinaan kasi tayo sa technicality noon ni Attorney Amante. Expired marriage license. Ang akin lang naman, Miss Mercado. Parang napaka-imposible namang... Makaligtaan ni Paul yung expiration date ng marriage license ninyo. Ano ang ibig niyong sabihin, Attorney? Gaya nga nasabi ko dati. May pakiramdam ako na parang may mali. Pero siyempre, hindi ko naman sigurado yun. Naisip ko lang na... Mukhang may mga nangyaring hokus-pokus sa dokumento. Anong sinasabi ninyo? Para bang na-tamper yung mga documents? Possible, but I'm not sure. Hindi ko lang binanggit sa'yo noon. Kasi nakita ko namang interesado ka na rin matuloy yung annulment ninyo. Pasensya na po, Miss Mercado. Pero bakit parang naging interesado na uli kayo sa... Naging pag-iwalay niyo ni Paul Laksamana? Is there something you wanna talk about? Wala naman po, Attorney. Sige ho, salamat na lang ho. Wala nga naman, Rachel. Na. Good evening po, Hepe. Ako nga po pala si Mr. Apasible. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Hindi po sa akin, Hepe. Sa employer ko po. Pinapunta lang ako dito para makausap kayo tungkol sa isang tao. Nasigurado akong kilalang kilala nyo. Si Abner Bartolome. Pasok ka sa loob. Abner Bartolome, Liam, wala akong alam sa sinasabi mo. Ano ba ang gusto niyong malaman? Ang tanging alam ko lang, isang mabuting pulis si Abner. One of the best sa istasyon ko, na hit and run si Abner. Yun lang ang tanging naaalala ko. Siguro po, Hepe, pag nakita niyo ang laman na ito, mas madami pa kayong maalala tungkol sa pagkamatay ni Abner Bartolome. Hindi ko matatanggap ang pera na yan. Hindi ko alam kung anong meron ako tungkol kay Abner Bartolome. Pero nasabi ko na sa iyo lahat. Huwag na tayo maglaro pa, Hepe. Alam kong natatakot kayo. Pero gusto ko lang po ipaalam sa inyo na hindi nyo kami kaaway. Kakampi nyo kami rito. Alam ko may kinakatakutan kayo. Pero yung employer ko, mas makapangyarihan ka sa kanilang lahat. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti, Hepe, yung inaalok namin. Simula pa lang ito. Kung matutulungan mo kami, pwede ka namin mabigyan ng bagong buhay. Hindi mo na kailangan matakot pang muli. Kung sino man yung tinutukoy mong kayo at kung sino man yung employer mo, pakisabi mo lang sa kanya na wala akong alam. Makakalis ka na, ihatid kita. Sam, ayaw makikooperate. Just as expected. Anong gusto niyong gawin ko, Sir Gustavo? Araw ang bahala. Sige na. Umalis ka na. Bibisi tayo na hungay gabi.
Sir, yung ebidensya matagal ko nang inaano. Naka-record po rito yung usap ni ABL at ni Sir Paul tukol sa nangyaring sunog. Andito po lahat. Pati yung pagsuspindi sa akin. Kailangan kong gumawa ng sarili kong kopya nito. Para kung sakali magkaipitan sa dulo, meron akong bala. Kinalaman ka sa pagkamatay ni Abner Bartolome Epe. Ngayon, malalaman ko na kung ano to. Good afternoon, ho. Mr. Olivares, nandito lang ho kami para sana mag-inquire tungkol sa marriage license ko. Pangalan po? Rachel Mercado Laksamana, ho. Anong year po na issue? 2006, ho. Tungkol saan po ba to? Gusto ko lang ho sana matignan kung kailan ho na-issue yung marriage license ko at yung expiration date na rin, ho. Pag-fill up na lang po nito. Salamat po. License namin bago pa kami ikasal ni Paul. Kasi hindi ito makakatulong sa atin. Sige ho, salamat na lang po, Mr. Olivares. Ano ba ito, Tessie? Wala naman palang discrepancy yung marriage license namin ni Paul. Ha? So, ibig sabihin, wala tayong magagawa para mapigilan ang kasal ni Paul bukas. Nanay Rachel, kailangan po natin makaisip ng paraan para matulungan si Sir Paul. Pero hindi ko na alam kung ano pang pwede kong gawin, anak. Alam mo, Rachel, kasi sa time na meron ka ngayon, wala na talaga tayong magagawang paraan para maligtas si Paul dun sa bruhang yon. E bukas na kaya yung kasal ng tao? Alam ko naman yun, Tessie. Pero ano pa bang magagawa ko, di ba? Parasahin mo siya. Oo, hindi ko alam kung paano mo gagawin, pero kailangan mo siyang mapilit na makinig sa'yo. Rachel, mamayang gabi, last chance mo na yun kasi kapag kinasal na siya bukas, mas mahihirapan ka ng tulungan si Paul. Pero, Rachel, kung ano yung iniisip mo, kung anong tingin mong tama, ikaw pa rin naman yan eh. Ang sinasabi ko lang, uubusan na tayo ng oras. Basta, Nanay Rachel, kung ano man po yung maging desisyon ninyo, tutulungan ko po kayo